1992, Negros Occidental. Isang kakaibang pangyayari ang nasaksihan ko ng araw na yun. Mismo sa huling araw ng lamay ni Lolo Gregorio. Gabi na noon nang marating namin ni Mama ang bahay ni Lolo Goyo o Gregorio sa totoo niyang pangalan. Nasa liblib na lugar naroon ang bahay ni Lolo. Ilang kilometro pa ang kailangan mong lakarin mula sa bayan. Mabuti na lamang at sinundo kami ng kapatid ng lalaki ni Mama na si Uncle Greg ng kanyang karo ng kalabaw. Si Uncle Greg ang bunsong kapatid nila Mama. At ito rin ang junior ni Lolo Goyo. Dinala namin siya ni Mama ng paborito niyang chicharong bulaklak. Iyan daw kasi ang paborito niyang nilalantakan, sabi ni Mama. Limang magkakapatid sila nanay at meron ng sariling mga pamilya. Maliban na lamang kay Uncle Greg. Matandang binata ito at ito lang ang naging kasama ni Lolo Goyo sa mahabang panahon. Pagsasaka na ang naging hanap buhay ni Uncle Greg dahil elementarya lang naman ang natapos nito. 8 taon lang ako noon nung huling punta namin kay na Lolo sa probinsya. Sa Maynila na kasi kami nanirahan dahil doon na nagtatrabaho si Papa. Ngayon ay 18 taon na ako nang muli akong nakabalik sa probinsya. Ang laki na ng pinagbago ng probinsya na nilakihan ko pero ganun pa rin ang bahay ni na Lolo. Walang pinagbago. Pagdating namin ni Mama sa bahay ni na Lolo Goyo, ay agad naman kaming sinalubong ng iba pang mga kapatid ni Mama. Parang reunion na rin kasi iyon ng pamilya namin dahil ngayon lang ulit kami nagkita-kita. Naroon din ang mga pinsang ko at malaki na rin ang ipinagbago nila. Ilang taon din kasi ang nakalipas at napakabilis ng panahon. Nakita kong nakaburol na si Lolo sa loob ng bahay. Simple lang ang kabaong ni Lolo dahil sila Tito lang pala ang gumawa niyon para makatipid. Hindi na rin daw inimbalsa mo si Lolo dahil walang malapit na puninarya na pwedeng pagdalan kay Lolo. Sinabi ni Uncle Greg na kailangan na raw mailibing si Lolo dahil siguradong mangangamoy na ang katawan nito. Nilagyan lang daw ni na Uncle Greg ng apog ang katawan ni Lolo para mapreserba ito at para mapanatili iyon hanggang sa dumating kami ni Mama. 3 araw na kasi itong nakaburol at kailangan na itong ilibing bukas dahil dumating na raw kami ni Mama. Iyon pa ang mahirap dito sa probinsya. Napakalayo ng bahay mo sa kabihasnan. Malayo ang mga pagamutan at bilihan na mas lalong naging pahirap sa mga tao dito. Sinamahan ako ng pinsang kong si Ate Glyza sa kabaong ni Lolo Goyo. Kanina lang din daw sila dumating at hindi pa niya nakita si Lolo. Napakaaliwalas ng itsura ni Lolo sa loob ng kabaong niya. Parang natutulog lang ito. Sabi ni Uncle Greg ay wala naman daw inindang karamdaman si Lolo. Napansin niya na lang daw isang umaga ay hindi niya na magising pa si Lolo hanggang sa idineklaro na itong patay na. Mabuting at nakapagpahinga na rin si Lolo. Matanda na rin kasi siya at mahina na rin ang katawan niya. Ang lungkot lang dahil hindi namin siya naabutang buhay. Napakabait na Lolo ni Lolo Goyo. Mapagmahal sa mga anak at apo. Natatandaan ko pa nga dati na nagawa niyang magsinungaling kay Mama para lang mapagtakpan lang nito ang kasalanan ko. Iba talaga kung magmahal si Lolo. Kung pwede nga lang ibalik ang panahon na pwede ko siya na makasama pa ng matagal, ay gagawin ko. Dahan-dahan na naglandas ang luha ko sa aking mga mata. Nakakamiss kasi si Lolo. Wala na akong mabait na Lolo na handang pagtakpan ng mga kasalanan ko para hindi lang ako mapalo ni Mama dati. Mayet, huwag mong patakan ng luha ang kabaong ng Lolo mo. Nagulat ako nang sitahin ako ni Tia Miting. Mabilis niyang pinunasan ang luhang tumulo sa salamin ng kabaong ni Lolo. Naalala kong malas pala na mapatakan ng luha ang kabaong. Humingi na lamang ako ng pasensya sa ginawa ko. Akma na rin sana kaming aalis sa harap ng kabaong ni Lolo. Nang biglang
may napansin ako kay Lolo. Bagyang nakabukas na ang talukap ng kanyang mga mata na kanina ay nakapikit pa iyon. Sinabi ko ito kay Ate Glyza, pero nang muli namin tinignan iyon ay sarado na. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Marahil ay guni-guni ko lamang iyon. Isinawalang bahala ko na lamang ang mga nasaksihan kong iyon. Siguro ay gawa na iyon ng pagod at kung ano-ano na ang nai-imagine ko. Bumalik na lang kami sa upuan sa tapat ng kabaong ni Lolo. Maya-maya lang ay tinawag na kami ni Tita Miding dahil kakain na raw ng hapunan. Pagkatapos maghapunan ay nagtipon-tipong kami magpipinsan at nagkwentuhan. Maraming taon na ang nagdaan, marami na rin kaming naranasan. Lahat ng iyon ay naging topic namin. Makalipas ang ilang oras ay isa-isa nang nagpaalam na matutulog ang aking mga pinsan. Alam kong hindi sanay ang iba sa kanila na magdamag na gising. Wala naman kasing ibang pwedeng libangan maliban sa paglalaro ng baraha. Gusto sana ng mga pinsan ko na uminom pero hindi sila pinayagan ni Tia Miding. Respetuhin naman daw nila ang burol ni Lolo. Sadya talagang mapamahiin si Tia Miding. Lahat ay bawal para sa kanya. Nagsisilbi kasi si Tia Miding sa simbahan. Mabuti nga at meron kaming kagaya niya sa pamilya namin. Kaya hindi na namin kailangan pang kumuha ng tagadasal at kailangan pang magbayad. Hiningan niya ako ng pabor na ako na muna ang magbabantay kay Lolo. Dahil dalawang araw na din daw siyang walang tulog dahil siya raw ang palagi nakatoka na magbantay kay Lolo. Pumayag naman ako sa pabor na hinihingi niya. Nagpaalala rin siya na wag na wag ko raw tutulugan ang pagbabantay kay Lolo. At kapag gusto ko raw matulog, ay gisingin ko lang daw siya para kapalit ko sa pagbabantay. Tumangaw naman ako sa sinabi ni Tia Miding. Hindi naman ako inaantok at sa tingin ko ay kaya ko naman hindi makatulog. Naalimpungatan ako sa kinuupuan ko ng mga oras na yun. Hindi ko namalayan na nakatulugan ko pala ang pagbabantay kay Lolo. Nakita ko nang nakabukas na ang kabaong ni Lolo. Bigla na lamang naglaho ang antok ko. Totoo ba itong nakikita ko? Hindi ba ako nananaginip? Tinapik-tapik ko pa ang magkabila kong pisngi para masigurado. Ilang ulit ko rin kinikisap-kisap ang mga mata ko. Pero totoo talaga ang nakikita ko sa harapan ko. Mabilis akong tumayo at agad na tinungoy iyon. Nagulat ako nang makitang wala nang laman ng kabaong. Wala na roon si Lolo. Ilang saglit lang ay biglang namatay ang ilaw. Wala akong makita na kung ano. Napaatras ako sa aking kinatatayuan at napahinto ako nang may nabangga akong katawan ng isang tao. Nanindig ang balahibo ko ng mga oras na iyon nang isang konklusyon ang pumasok sa isip ko. Hindi kaya kasabay ng pagsindi ng ilaw ay naaninag ko si Lolo. Naglalakad ito papalabas ng bahay. Parang lasing ito kung maglakad at parang wala sa sarili. Totoo ba itong nakikita ko? Nabuhay si Lolo. Paano naman nangyari yung gayong tatlong araw na itong nakaburol? Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Gusto ko siyang tawagin pero hindi ko maibuka ang aking bibig. Hanggang sa isang mahinang pagtapik ni Tia Miding ang nagpabalik sa akin sa normal. Tinanong niya ako kung ano ba ang nangyayari sa akin. Sinabi kong lumabas si Lolo sa kabaong nito. Sinabi ko sa kanya na nakatulugan ko ang pagbabantay kay Lolo. Nataranta si Tia Miding at ginising niya lahat ng tao sa bahay. Nagpasya kaming lahat na hanapin si Lolo. Yung iba kong mga pinsan ay hindi na sumama sa paghanap kay Lolo. Siguro ay natakot ang mga ito sa nalaman na nabuhay si Lolo. Ganon din naman ako. Mas natakot ako dahil ako mismo ang naging saksi sa pagbangon ni Lolo sa kabaong nito sa huling gabi ng lamay niya. Pero kahit na natatakot,
ay pinilit ko pa rin ang sarili ko na sumama sa paghahanap. Ako naman kasi ang dapat nasisihin sa nangyaring ito. Naging pabaya ako, kaya kailangan kong tumulong sa paghahanap kay Lolo Goyo. Noong una ay ayaw pa akong payagan ni Mama, pero nagpumilit pa rin ako. Kasama kong naganap sina Uncle Greg at ang mga pinsang kong lalaki. Ako lang ang nag-iisang babae na sumama sa kanila. Gamit ang sulo at flashlight, ay sinuyod namin ang kagubatan. Nag-iwahiwalay kami sa paghahanap. Kami ang magkasama ni Uncle Greg. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari kay Uncle Greg at nalaman ko sa kanya na naging isang amaranig si Lolo. Bumabangon daw sa kabaong tao kapag ayaw pa niyang lisanin ang lugar niya at ayaw pa nitong malibing siya. Sa narinig kong sinabi ni Uncle ay nagkaroon ako ng isang konklusyon. Parang isang zombie na pala si Lolo, namatay at nabuhay uli. Nasa gitna kami ng paglalakad nang may nakita akong isang hukay. Tinanong ko kay Uncle Greg kung para saan iyon, at ang sabi niya ay may paglilibingan lang daw siya doon. Hindi na ako nagtanong pa pagkatapos, baka kasi masyado na akong nakikialam. Alam ko kasi ang ugali ni Uncle Greg, ayaw niya ng kinukulit. Inabutan na kami ng bukang liwayway, pero hindi pa rin namin nahanap si Lolo. Nagpasya si Uncle Greg na bumalik na lamang kami sa bahay. Ayaw ko pa sanang bumalik doon, pero wala na akong magagawa. Ayaw kong sisihin nila ako dahil sa kapabayaan ko. Pagdating namin sa bahay ay laglag ang balikat na ibinalita namin sa kanila na hindi namin nakita si Lolo. Sinisi nila ako sa kapabayaan ko. Tinanggap ko yun dahil ako naman talaga ang may kasalanan. Kung sinunod ko lang sana ang sinabi ni Tia Miding, ay hindi sana nangyari ito. Kailangan daw na mahanap na namin sa araw na ito ang katawan ni Lolo para mailibing. Dahil kapag hindi pa ito nailibing, sa araw ng itinakda nitong libing, ay tsak na tuluyan na raw itong magiging amaranhig. Natakot ako sa sinabi ni Tia Miding. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong mahanap si Lolo. Umalis ako ng bahay ng araw na din na iyon. Mag-isa kong hinanap si Lolo. Bumalik ako sa gubat, baka kasi nalingat lang kami ni Uncle Greg. Kalahating oras na akong naghahanap, pero wala pa rin akong Lolo Goyo na nakita. Hanggang sa bigla akong naalala ang lugar na palagi namin pinupuntahan dati nung maliit pa kami. Palagi kaming dinadala doon ni Lolo Goyo. Nagdadala kami ng pagkain at nagpipiknik doon. Agad akong nagtungo sa lugar. Matatagpuan iyon sa dulo ng gubat. Isa itong malawak na ilog. At nang makarating na ako doon, ay agad kong hinanap si Lolo. Sa aking paghahanap, ay minapansin akong bulto ng tao sa ilalim ng isang mayabong na puno. Agad ko naman pinuntahan iyon. Laking pasasalamat ko nang makilala ko ang taong iyon. Si Lolo Goyo. Nakahandusay ito sa lupa. Mabilis akong bumalik sa bahay at pinaalam ko iyon sa kanila. Nagtulungan sila na buhatin ang katawan ni Lolo at muling ibinalik sa kanyang kabaong. Sa pagkakataon na iyon ay binaliktad nila ang pagkakalagay kay Lolo sa kabaong. Nakadapa na ito. Sabi kasi ni Tia Miding ay iyon daw dapat ang gawin kapag naging amaranhig na ang isang bangkay. Sa ganung paraan ay hindi na muli ito makakabangon pa sa hukay. Nang araw din na iyon ay inilibing na namin si Lolo Goyo. Makakapagpahinga na rin siya ng matiwasay. Doon na namin siya inilibing sa tabing ilog kung saan ko siya nakita. Pagkatapos ng libing, ay isa-isa na silang nagsialis sa harap ng puntod ni Lolo. Naiwan ako doon dahil gusto ko pang lubusin ang pagkakataon na makasama si Lolo bago kami umalis at bumalik ng Maynila. Inilagay ko sa puntod niya ang pinitas kong bulaklak na paborito niya. Pagkatapos niyon,
ay nagpaalam na ako sa kanya. Bumalik na ako sa bahay. Naabutan kong nag-aayos na ng mga gamit ang mga tiya at tiyo ko. Uuwi na rin sila sa kanilang mga lugar. Tinawag ako ni Uncle Greg at kinausap ng kami lang. May ipagtatapat daw siya sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Gusto niyang huwag ko ro ipaalam muna iyon sa pamilya namin. Ayaw niyang matakot ang mga ito. Ako lamang ang pinagkatiwalaan niya na pagsabihan niyon. Makalipas ang ilang linggo matapos naming umuwi sa Maynila galing ng Negros, ay isang tawag ang natanggap ni Mama. Wala na raw si Uncle Greg. Namatay ito sa bangungot. Iyon ang sabi ni Uncle Bob. Dahil pinapasyal pa raw ito ni Uncle Greg sa Negros ilang araw bago ito mamatay. Ang sabi ni Mama ay uuwi ulit kami ng Negros. Wala na raw kasing mag-aasikaso sa mangkay ni Uncle Greg doon. Muli kong naalala ang sinabi sa akin ni Uncle Greg nang araw na tawagin niya ako. Siguro ay panahon na para ipaalam ko yung kay nanay. Ngayon na wala na si Uncle Greg, ay hindi ko malilimutan ang sinabi niya sa akin ng araw na iyon. Kailangan daw na mailibing na kaagad ng kanyang bangkay kapag siya ay namatay para daw hindi ito maging amaranig. Dahil namamana daw iyon. Sinabi ko iyon kay Mama at pati siya ay nagulat. Hindi man lang daw niya alam ang bagay na iyon na may lahi pala silang amaranig. May narinig na raw siya dati na kwento ng lolo niya na may lahi raw ang pamilya nila na amaranig. Pero hindi niya inisip iyon dahil akala niya ay kwento-kwento lang iyon. Totoo pala. At may posibilidad na maaaring maging amaranig din si Uncle Bob. Hindi na rin nag-aksaya ng panahon si Mama na sabihin din sa mga kapatid niya ang sinabi sa akin ni Uncle Greg. Isa lang ang naging reaksyon ng mga kapatid niya. Natakot ang mga ito at ayaw nung bumalik kina Uncle Greg. Pati si Uncle Bob ay natakot din at sinabing si Mama na raw ang bahala na magpalibing kay Uncle Greg. Doon ko na pagtanto na hindi pala lahat ng kapamilya mo ay kaya kang damayan sa oras na kailangan mo sila. Tama si Uncle Greg. Alam niya matatakot ang pamilya niya kapag sinabi niya ang tungkol sa pagiging amaranhig. Walang gustong puntahan siya. Lahat ay natatakot sa posibleng mangyari sa kanya, lalo na ang mga itinuturing niyang kapamilya. Sabi ni Mama ay kami raw ang pupunta kay Uncle Greg. Kami na lang daw ang natitira na masasabi niyang totoong pamilya. Hindi ko man lang nakitaan ang pag-aalinlangan ng mukha ni Mama na puntahan si Uncle Greg. Bagkus ay pagkasabik na masilayan ulit ang kanyang bunsong kapatid kahit na sa huling himlayan ito. Agad nga kaming lumuwas ng probinsya. Nag-argila kami ng karo ng kalabaw sa magsasaka doon para ihatid kami ni Mama sa mismong bahay ni Uncle Greg. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Nakakaramdam ako ng takot nang unti-unti na kaming makalapit sa bahay ni Uncle Greg. Pabilis ng pabilis ang pintig ng aking puso. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay hinanap ko agad ang switch ng ilaw. Mabuti na lang talaga at mayroong ilaw sa bahay ni na Uncle Greg. Gamit ang baterya, ay nasusuplayan nito ng kuryente ang buong bahay. Nang bumahana ng liwanag ang kabuuan ng bahay, ay nakita namin ang isang katre na gawa sa kawayan sa gitna ng sala. May nakahiga doon at natatakpan iyon ng puting kumot. Sigurado akong si Uncle Greg na iyon. Marahan lumapit doon si Mama at nakasunod naman ako sa likod niya. At nang makalapit na siya ng gusto, ay dahan-dahan niyang kinuha ang kumot na nakataklob sa mukha nito. Nang tuluyan na naming makita ang mukha niya, ay nagulat kami. Nang bigla siyang dumilat, mapupula ang kanyang mga matang nanlilisik na animoy hay sa droga. Napaatras ako sa sobrang takot, pero mas natakot ako para kay Mama.
hawak na pala ni Uncle Greg ang leg niya at sinasakal siya nito. Nakita kong nahihirapan ng huminga si Mama sa pagkakasakal sa kanya ni Uncle Greg. Kailangan kong gumawa ng paraan bago pa niya mapatay si Mama. Nakaisip ako ng paraan at kailangan kong magmadali. Nasa ganun akong pag-iisip nang may naalala ako. Dinukot ko ang isang supot ng chicharong bulaklak sa aking bag at inilahad ko yun sa harap ni Uncle Greg. Doon lamang niya nabitawan si Mama. Mabilis akong lumabas ng bahay habang ipinapakita ko ang paboritong pagkain na iyon ni Uncle Greg. Sinundan niya ako. Iyon lang kasi ang paraan para bitawan niya si Mama. Narinig ko ang pagsigaw ni Mama sa akin. Pero hindi agad siya nakatayo dahil nanghina ito sa pagkakasakal sa kanya ni Uncle Greg. Pansin kong hinahabol pa niya ang kanyang paghinga. Lakad takbo ang ginawa ko habang nakasunod sa akin si Uncle Greg. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa isang ideya ang pumasok sa aking isip. Naalala kong may hukay pala sa gitna ng gubat. Iyong hukay na ginawa ni Uncle Greg. Ngayon alam ko na kung sino ang sinabi niyang ililibing doon. Walang iba kundi ang sarili niya. Naluha ako sa realisasyon na yun. Inihanda na pala ni Uncle Greg ang hukay na paglilibingan sa kanya. Ganoon siya kahanda sa posibilidad na mangyayari. Nang malapit na ako sa hukay, ay agad akong tumalon sa kabila. Ang nangyari ay nahulog doon si Uncle Greg. Nakadapa siya sa lupa. Nagmamadali ko naman tinabunan ng lupa ang kanyang hukay hanggang sa makalahati ko na iyon. Walang tigil ang pagbuhos ng luha ko habang ginagawa ko iyon. Isang pagtapik ng balikat ang nagpalingon sa akin. Nakita ko si Mama. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko sa kanya na tapos na ang lahat. Makakapagpahinga na si Uncle Greg. Ngunit napaisip ako sa aking sinabi. Totoo nga bang tapos na ang lahat? Dito na ba mapuputol ang sumpa ng pagiging amaranhig ng lahi ng pamilya ko? Sana naman ay tuloy na itong magwawakas. Ito ay kilabot ng misteryo.